Lucky plans for their 2024. Walong swerteng halaman at ang tamang lokasyon para sa mga ito. Naghahanap ka man ng isang partikular na maswerteng halaman o ilang maswerteng halaman para sa loob ng bahay. Ang mga maswerteng panloob na halaman na ito ay magdadala ng swerte, kayamanan, at kasaganaan sa sinumang maglalagay sa kanila sa loob ng bahay. Lahat ay nagnanais ng kaunlaran, at ang sinaunang disiplina ng Feng Shui ay makakatulong sa iyo na makamit ito. Sa katunayan, hindi mo kailangang kumuha ng eksperto sa Feng Shui upang ihanay ang mga enerhiya ng iyong tahanan, sa paraang mapakinabangan ang iyong kalusugan, kayamanan, kaalaman, at higit pa kailangan mo lang mahanap ang tamang maswerteng halaman. Kaya para palakasin ang iyong tagumpay at kagalingan, tingnan ang pangkalahatang ideya na ito ng Feng Shui, at ang mga nangungunang maswerteng halaman na maaaring mag-optimize ng nakatagong enerhiya ng iyong tahanan. At kung sa tingin mo ay hindi malusog ang iyong halaman, dapat mong ilipat ito sa isang mas angkop na lokasyon, dahil ang namamatay na mga halaman ay gumagawa ng mas worse na enerhiya kaysa sa mga halaman na improperly placed. Narito ang isang listahan ng 8 mapalad na halaman para sa loob ng bahay na magpapaganda sa feng shui ng iyong tahanan. Isa. Spider plant. Ang mga halaman na ito ay mahusay na gumagana sa karamihan ng mga kondisyon ng pag-iilaw, at dapat silang hindi natubagan linggo-linggo. Hindi nila iniisip ang kahalumigmigan, kaya maaari silang ilagay sa iyong kusina o banyo nang walang anumang problema. Ang mga halamang ito ay mahusay sa paglilinis ng iyong hangin, at naglalabas sila ng malakas na enerhiya sa lupa. 2. Orchid. Bagamat hindi nila iniisip ang halumigmig, dapat kang mag-ingat na huwag labis na tubigan ang mga halaman na ito. Ang mga orchid ay mahusay sa hindi direktang sikat ng araw, kaya hindi mo dapat ilagay ang mga ito sa tabi mismo ng anumang mga bintana, mapapahusay nila ang enerhiya ng anumang bahagi ng iyong tahanan, ngunit mas malakas ang mga ito sa sektor ng timog kanluran. 3. Peony. Ang mga peonies ay magagandang bulaklak na magpapalaki sa enerhiya ng metal sa paligid ng kanlurang bahagi ng iyong tahanan. Ayaw ng mga halaman na ito na labis na natubagan, kaya siguraduhin hindi basa ang kanilang lupa. 4. Philodendron. Ang halaman na ito ay isa sa mga pinakamahusay na pagpipilian upang balansehin ang enerhiya ng apoy sa iyong tahanan. Ang mga philodendron ay pinakamakapangyarihan sa timog na bahagi ng iyong tahanan, o sa iyong banyo, at nangangailangan sila ng kaunting liwanag, kaya dapat mong subukang panatilihin ang mga ito sa isang madilim na sulok. 5. Peace Lily. Ang iyong peace lily ay mamamatay sa direktang sikat ng araw, kaya siguraduhin ilayo ito sa anumang mga bintana. Ang halaman na ito ay mahusay sa paglilinis ng hangin ng iyong tahanan, at ito ay naglalabas ng malakas na enerhiya ng kahoy. 6. Lucky Bamboo. Ang mga halaman na ito ay kilala sa pagtanggap ng enerhiya ng tubig, kaya dapat silang ilagay sa hilagang bahagi ng iyong tahanan. Ang maswerteng kawayan ay nangangailangan ng sinala na sikat ng araw, at ito ay umuunlad sa mahalumigmig na mga kapaligiran. 7. English Ivy. Ang halaman na ito ay mahusay sa pagsala ng hangin sa iyong tahanan, at ito ay mahusay na gumagana sa mahalumigmig na mga kapaligiran. Naglalabas ito ng malakas na enerhiya ng kahoy, at mahusay ito sa mga halaman na naglalabas ng enerhiyang metal. And last but not the least, banana leaf. Ang mga halaman ng dahon ng saging ay may malakas na enerhiya ng apoy na makakatulong sa iyong personal na paglaki at pagpapasya. Dapat mong diligan ang halaman na ito hanggang 3 beses bawat linggo. Kung napansin mo na ito ay nagiging dilaw, malamang na hindi mo ito dinidiligan ng sapat. So ayan na nga ang mga lucky plants, lahat tayo ay nangangailangan ng karagdagang swerte sa mga araw na ito, lalo na pagdating sa pamumuhay sa ating pinakamataas na potensyal. Kung ang mga halaman na ito ay nagdudulot sa iyo ng karagdagang kapalaran, mangyaring ipaalam sa akin kung paano sila gumagawa para sa iyo, sa mga komento sa ibaba. Ang
Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.